Hello everyone, good morning, good morning. How are you today? God be glory, because His mercy endureth forever. Update naman tayo guys, no, sa ating YouTube channel. Naway kapayapaan, natabag, biyaya ng Diyos ay suma sa atin sa magitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ito po yung lingkod, President Maka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, ito po yung ginawa natin sa mga araw. Sana po ay pagkulubahan tayo ng Panginoon palagi sa ating mga kahilingan, sapagkat wala tayong magawa kung wala talaga ang Panginoon. Kaya ipasadyos na lang po natin mga kapatid ang lahat. Huwag tayo magdalawang isip na lumapit sa Panginoon, sapagkat siya lang, no, ang Diyos na mamagin, ang Diyos na nagbigay ng biyaya, no, sa bawat araw sa ating hininga, sa ating lakas ng katawan. Hindi galing sa ating pagsisikap, ito'y galing sa Panginoon. Mga kapatid, tanda po natin, wala makadagdag ng ating buhay kahit isang oras man lamang. Ayon po sa Mateo Kabanata 6, talata 27. Isang oras man lamang, wala makadagdag ng ating buhay. Kaya mga kapatid, napakaganda po na biyaya ng Diyos, nakagising pa tayo sa umaga na ito, dahil po ito po ang nais ng Panginoon na matuto tayo, no, sa bawat araw na kanyang salita, sa pagsalita ng Diyos ay tayo po ay pinagpala, no? Pinagpala tayo ng Panginoon sa araw na ito, isang March 14, 2023. Ito mga kapatid ay hindi po sa ating pagsisikap, talagang nakamta natin ang biyaya ng Diyos dahil po sa kanyang habag. Habag ng Diyos, mga kapatid, ang ating nakamtan, hindi po sumpa, sapagkat ang sinumpa, patay na po yan. No? Yan na po mga kapatid, ang sumpa na buhay ng tao, yun po ang kamatayan. Sapagkat ang sinusumpa sa Biblia, binibitin sa kahoy. So, ibig sabihin, yan po, nakasulat po yan sa Galatians chapter 3 verse 13. Kasi Kristo po ay naging sumpa, kaya ibinitay siya sa kahoy. So ang mga sinumpa, kamatayan talaga ang hatol. Now, kapag namatay ng tao, sumpa na po talagang kinantuhan na hindi natin alam, kapatid, sumpain ang ating buhay ng Panginoon kung masama po. Pero kung hindi po masama, pumuhay natin, pagpapala talaga ating makamtan. Now, sa araw na ito mga kapatid, update tayo sa ating YouTube channel. Sana po ay huwag kayong magsawa, mga kapatid, sa ganitong paraan na ating ginagawa. Ito po talaga ay hindi po sa ating itong kalooban. Ito'y kalooban ng Diyos. Sana po manatili tayo. Manatili po tayo sa pag-asa na ito. Na kahit na po sa ganitong kalagayan natin, na kahit na kung hindi man tayo sakdal, nagkamali naman tayo, tema natin may iwasan, galit, may puot, at nagkasala tayo sa harapan ng Diyos, pero ang biyaya ng Diyos ang natili pa hanggang ngayon. Bakit? Habang na napakinggan pa natin salita ng Diyos, biyaya pa po ito. Sapagkat sa araw na wala ka nang mapakinggan, wala ka nang magawa din. Kaya sinabi po sa Amos, sulat ni Propeta Amos, Kabanata 8, talata 11 hanggang sa 13. Yan kapatid, na sabi ng Panginoon, darating ang araw, so well, hindi pa ngayon, parating pa lang. Darating ang araw, ipadala ko na sa lupa ang kagutmanan, hindi sa tinapay, kauhawan, hindi sa tubig. Ito'y kagutmanan, kauhawan sa paghanap ng salita ng Diyos. So ngayon mga kapatid, nakakain pa tayo sa spiritual at nakainom pa tayo sa spiritual. Sapagkat mga kapatid, ito po ang ating ginagawa ngayon, nakikinig tayo at ginagawa natin ang salita ng Diyos natin na pakinggan. Pero mga kapatid, tandaan po natin, hindi alam ang buhay natin ng kailan po. Ito sa libutan, panalian lang po tayo. So pagkati po tayo tagalupa, tagalangit po tayo, ay po sa Filipos 3.20, sabi sa Pablo, mamamayan tayo ng langit. Dito sa lupa, nakikitahan lang tayo. Dito sa lupa, at ang salita ng Diyos ang ating kinakain. Ito po ang ating ginagawa sa bawat araw, sapagkat ang pagkain ang paggawa ng salita ng Diyos. Yan pinakasulat sa John 4, verse 34. Ang sabi ng Panginoon, ang pagkain ko, ang pagtupad ng kalooban na nagsugo sa akin. So tulad natin mga kapatid ngayon,
pag tumupad po tayo ng salita ng Diyos, kumakain po ating spiritual. Kumakain natin kaluluwa, mga kapatid, ng spiritual na pagkain. So kaya mga kapatid, nakakain natin ang katawan, pero babalik ito sa labok. Hindi pa tatagal itong katawan natin sa lupa, mga kapatid, kunting panahon na lang po, babalik natin sa labok. Sapagkat isa lang ang matutumuan natin, sabi ni Haring Solomon, sa sulat ni Haring Solomon, sa Mag-aral, Kabanata 3, Talata 20. Isa lang ang matutumuan natin kapatid, galing tayo sa labok, babalik tayo sa labok. At dahil na hindi pati babalik sa labok, ay dapat pakinabangan natin ang ating katawan para po si karangal ng Diyos. Sapagkat bilhin na po tayo mga kapatid sang halaga, ang kamatayan ng Panginoon Jesus sa cross, yan po ang pantubos na ating makasalanan. Ang sabi ng Pablo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, hindi ba inyo alam na iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Ang inyong katawan, hindi na inyong pag-aari. Kaya sinabi po mga kapatid, dito po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, kaya, dahil bilhin na kayo, gamitin ninyo ang iyong katawan para sa ikarangal ng Diyos. So kay mga kapatid, gamitin ang katawan para sa ikarangal ng Diyos, hindi kay para po sa immoral na pamumuhay, makasalimutan na pamumuhay. Huwag kapatid, sapagkat patay na tayo dyan sa makasalimutang pamumuhay. Kaya mga kapatid, na sinabi ng Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 1 up to 3 na sa ating pamumuhay sa makasalimutan, naging patay na patayo sa harapan ng Diyos. Sapagkat may buhay pa tayo, patay na tayo sa harapan ng Diyos kung pagnanasa palagi ang ating pamumuhay. Kapatid, kung pagnanasa palagi ang pamumuhay natin, patay na tayo sa harapan ng Diyos kahit buhay pa tayo. Ang sinabi po sa 1 Timothy chapter 5 verse 6, ang tao mahilig sa kalayawan, bagat ba siya buhay, patay na sa harapan ng Diyos. Diyan ang katayuan natin mga kapatid. Kahit ba'y patayo, kung mahilig tayo sa kalayawan, sa sanlimutan, patay na tayo sa harapan ng Diyos. Ano pa ang pagkakasal natin ng kaligtasan? Kahit ang gumawa ng masama, ng galunyaki apid, pumapatay, ng nanakaw, nagsimba ng isdiyosan, mga bayot, mga tumboy, naglalasing, mapagtunghayaw, nira ng kapwa, mga sakim, umaasa pa rin silang kaligtasan kapatid. Pero kaya lang, hanggang sa pag-aasa lang po, yan po natin ginagawa ang nagbigay sa atin ng buhay na ito po ang salita ng Diyos. Sa araw na natin mga kapatid, wala po makaiwas. Kahit ano ating katayuan sa limutan, ipagmalaki man natin karunungan natin, ipagmalaki man natin ating natutunan kung ating karangalan, kapangyarihan man, kayamanan, sa araw ng hatol, hindi magagamit ang lahat ng bagay na ating inasahan. Sapagkat ang gumagawa lang ng kasalita ng Diyos ang makapasok sa kaharian ng langit. Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng langit. Kundi yung gumaganap lang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya mga kapatid, tinatawag ng Panginoon mga kapatid ay po sa Mateo 12, Kabanata 12, Talata 5 po. Ang aking kapatid at ina, yung gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya tinawag tayong kapatid dahil naging masunurin tayo sa kalooban natin Diyos Ama. Pero mga kapatid, maging salungat tayo sa wayan pamumuhay. Umaasa ka man ng kaligtasan, kabaliktaran po ang ating kantungan. Tama sinabi ni Haring Solomon sa Proverbs chapter 14 verse 12, may daan na matuwid sa mata ng tao, pero ang dulo ang kamatayan. Mga kapatid, kahit sa mga kasalanan, pumunta ka sa kulungan, gumawa ng krimen, tanungin mo kung nais maligtas. Siguro kapatid, isa siguro ang tanong, isang sagot din, gustong maligtas. Kaya lang mga kapatid, hindi lahat umaasa ng kaligtasan talaga ay makakamit dito. Kaya sinabi ng Panginoon, Deuteronomy chapter 30 verse 19, sa araw na ito, tinawag ko ang langit at ang lupa na pinakasaksi sa harapan mo.
Ilagay ko sa iyong harapan, buhay kamatayan, pagpapala at sumpa. Pero piliin mo lang ang buhay, mabubuhay ka at ang buong mong pamilya. Eh mga kapatid, nilagay na po sa harapan natin, buhay kamatayan. Kasi ang kamatayan ay hindi yan mahalalaman, maraming isinilang, maraming namamatay. Tinawag ko ang langit sa araw na ito. Tinawag ko ang langit at ang lupa na pinakasaksi sa inyo. Deuteronomy chapter 30 verse 19. Ilagay ko sa iyong harapan, buhay kamatayan. Pinapili ka lang ng Panginoon. Pagpapala at sumpa. Pero piliin mo lang ang buhay. Mabubuhay ka. Bumungo sa bayan. Ang sabi ng Panginoon sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. So ako ang buhay. Ang sabi ng banal aklat, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Wala makapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ngayon mga kapatid, tanggapin natin si Kristo para po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggang, sapagkat ang sabi ng Pasuluan sa 1 John chapter 5 verse 13, mga anak, sumusulat ako sa inyo na sa lahat ng sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos na mayroon na kayong buhay na walang hanggang. Para natin sa palatayanan yan mga kapatid, diyan po sa bautismo. Sumampalataya po tayo ng pangalan na yan, nagpapatawad na ating makasalanan. At ang pangalan na yan, kapatid, yan po ang nagbuhis ng buhay sa itaas sa krus. Kaya hindi pa huli ang lahat mga kapatid. Maraming paraan ang Panginoon. Maraming paraan ang Panginoon mga kapatid. Paano tayo matuto? Ang Biblia mga kapatid, ginagamit ng Panginoon para sa kaligtasan. Ang Biblia naman, ginagamit mga kapatid ng Diablo para ipahamak ang ating kaluluwa. Kaya napakaliwanag mga kapatid na mananaklat. Hallelujah. Mag-ingat po tayo, sabi ng Panginoon, Mateo, Kabanata 10, Talata 16. Maging matalino kayo gaya ng ahas, ngunit maging maamo kayo tulad ng kalapati. Maging matalinong parang ahas, tulad ng ahas. Ibig sabihin, kung marunong ahas sa panahon natin ngayon, ginagamit ng Biblia, dapat din mas marunong tayo sa ahas na gumagamit ng Biblia. Kasi pag hindi tayo makalamang sa ahas, tayo po ang malamangan na ahas. Maging matalino kayo gaya ng ahas, sabi ng Panginoon sa mga apostol. Pinadala ko kayo parang tupa sa gitna ng mga lupo. Maging matalino kayo gaya ng ahas, ngunit magmamo kayo para ng kalpati. Ibig sabihin mga kapatid, ang karunungan natin dapat hindi malamangan ng Diablo sa ating panahon ngayon. Sapagkat ang Biblia, ginagamit ng Panginoon para sa kaligtasan, ginagamit ng Diablo ang Biblia para sa kapahamakan. Kasi ang Diablo nagtuturo ng kasinungalingan at ang Espiritu ng Diyos nagtuturo ng katotohanan. No, ngayon mga kapatid, alam ba natin, matalino na ba tayo gaya ng ahas? Ibig sabihin, alam ba natin ang galaw niya? Kung hindi, malamangam tayo. So galaw ng ahas, Biblia ang ginagamit sapagkat may pastor ang Diablo, may bulaan apostol, may bulaan mga propeta ang Diablo. So ang Biblia, isa lang po mga kapatid, saan ka man magbasa ng Biblia, saan ka man na reliyon, isa lang ang Biblia. So tandaan po natin, may reliyon ang Diablo. Merong kapatid, 1 Timothy chapter 4, verse 1 up to 2. May reliyon ang Diablo. Dapat alam natin ito. Aral ang demonyo. So nangaral pala ang demonyo, ay sino pinangaralan, di ba mga tao? Ang sabi nila, may reliyon kami pastor. Yan pa ng palataya mo pastor, nang palataya din kami. May reliyon ka pastor, may reliyon din kami. Pero naalam ba natin reliyon ng Diablo? Ganyan ang dapat natin malaman. Yan mga batid. Huwag magpalamang sa ahas. No? Dapat ang ahas malamangan natin. Kasi kung hindi mo malaman ang ahas, sunod ka ng sunod. Kaya turo na ahas. Turo po ng Diablo. Kaya yun ang dahilan ngayon. Ang mga tao umasa na po sa relihiyon. Bakit kaya? Kasi wala sila, hindi nalabangan nila yung nagtuturo sa kanila
yung pala ay sugo na ahas. Kaya sunod na ng sunod. Amin ng amin, President Repesteller. Pero yung pala, turo na po na ahas. Bakit? Ano bang trabaho ng pastor na ahas? Sinabi po sa 2 Corinthians chapter 11 verse 15. Hindi ka taga-taka na ang ministro ng Diablo nagtuturo parang ministro ni Kristo. Pero ang sabi sa Pablo, ngunit sa bandang huli, ang kantungan nila ayon sa kanilang gawa. Na ngayon mga kapatid, sabi mo marilion tayo. Pero dapat alam natin, ang aral ng nagtuturo sa atin, malamangan natin yan. Ibig sabihin, malalaman natin. Hindi ka, amin na amin tayo. Na wala natin alam, yung inamin na natin, mali na pala yun. So dapat malaman natin, ang bulaan na apostol, anong trabaho na bulaan na apostol? Natutulog ba? Hindi pwede. Nilagay sila dito sa libutan ng Diablo para magligaw ng kaluluwa. Kaya tinawag bulaan na apostol. Di ba sa amin si Pablo? 2 Corinthians chapter 11 verse 13. Hindi ka taka-taka, mga patid. Nang sabi ng Pablo, ito mga bulaan mga apostol. Nangaral kay Jesus na iba, bulaan apostol ang tawag ni Apostol Pablo. Ito ang bulaan apostol na nangaral. Bulaan apostol. Nagkukunwari na bulaan apostol. Ah, yan mga kapatid, bulaan apostol, natulog sila ngayon. Tinawag bulaan apostol kasi gamit-gamit ng Biblia. Pero ang aral, iba sa apostol. Kaya tinatawag ng bulaan apostol. Ang bulaan propeta, nag-predict sila na walang katotohanan. Di ba? Maraming naligaw nag-predict na hindi po natupad. Yun po ang bulaan propeta. Sabi na, 2000 daw, tapos na ang kalibutan, tapos na ang mundo. May salida nga 2020, December 24, 2020, na end of the world. At natupad ba? Bulaan propeta yun. Diba may pelikula po na 2020 End of the World, December 12, 2020 End of the World, natupad? Diba wala? Dahil bulaan sila mga propeta. Yan mga batid, bulaan propeta. Bulaan propeta ang kanilang tinuturo, hindi magawa o hindi mangyari. No? Hindi mangyari ang kanilang turo, kaya tinatawag bulaan propeta. Yan bulaan mga apostol, nangaral kay Jesus, iba ang pagliwanag ng mga apostol, bulaan mga apostol din. Nangaral ibang Jesus, as 2 Corinthians chapter 11 verse 4. Nagtaka ako, may nagparito sa inyo nangaral ibang Jesus. O diba? Ibang Jesus, hindi pinaral mga apostolis. May Jesus na tao lang, may Jesus na anak lang. Sabihin mo na Diyos Ama, si Jesus Cristo, ay maniwala. Yan ang bulaan apostol. Yan mga kapatid, ang bulaan apostol, nagkukunwari ito sa libutan para magligaw ng kaluluwa ng tao. Kasi yun ang pake ng Diablo, iligaw tayo. Kaya dapat, ang sabi ng Panginoon mga kapatid, sa Matthew 16, chapter 13, verse 16, pinadala ko yun na mga lubo sa gitna ng mga lubo, ng mga tupa, sa gitna ng mga lubo. Maging matalino kayo kaya naahas, ngunit magmaamo kayo parang kalapati. Ibig sabihin, may karunungan na marunong magpakumbaba. Ayan mga patid, may karunungan na marunong magpakumbaba. Ay ibig sabihin. Kaya dapat alam natin na ating kalagayan ngayon mga patid. Kasi kalagayan mga patid ngayon, napaka talino din ng Diablo. Tandaan po natin, huwag tayong kumpiyansa sa ating panahon ngayon. Kasi maraming panahon binigay ng Diyos sa atin, kaya sa YouTube, Facebook, ay napabot na po na mensahe ng Diyos natin para po na sana po ay marami tayong matutunan. Sana po ay patuloy tayo sa ating pananampalataya, lalo na po sa kaligtasan, umasa po tayo. Pero kailangan mga kapatid, itong pagkakasa natin may kasiguruhan. Sapagkat maraming umaasa ngayon, pero mga kapatid, napakalayo po ng pumuhay bilang Kristiyano. Kasi sa ating pag-iisip, naramdaman, sa ating panalita, sa ating ginagawa, minsan po ay labag po, no, sa kalooban ng Diyos. Nagatay na po tayong kapwa, nagagalit tayo kaagad, at saka nang ninira tayo ng kapwa, umama tayo naman na kahit nakabuti sa Panginoon. Wala mapala natin dyan mga kapatid.
Kahit ano ating ipagmalaki. Pero kung sa ating pabuhay ngayon mga patid, ay hindi talaga natin may isagawa ang salita ng Diyos, napakahalaga malaman po natin kung ano ba talaga ang nararapat. Ano ba talaga ang pinakamahalaga, no, sa atin. Malaga mga patid na tayo po maging masunurin sa Panginoon. Tayo po ay maging karapat-dapat sa Panginoon. Dahil hindi po nais sa Panginoon na mapahamak po tayo. Ay sa Panginoon, matuto tayo sa lupa't araw, sa ating pamuhay, buti hatulan ng kamatayan. Dahil sa araw ng paghatol, kapatid, ay talagang mapahamak tayo kung ating pamingay sa libutan ay hindi po karapat-dapat. So, maraming salamat po sa ating mga viewers, listeners, dito po sa Jeep Channel. Ito po ang salita ng Diyos na ating pinapangaral na sana po matuto tayo sa lupa't araw. Tandaan po natin, mahal tayo ng Diyos. Hindi pinabayaan ng Diyos sa araw-araw na ating pamuhay. Patuloy gabay ang Diyos sa atin. Maraming salamat po. Ito po yung link ko sa Tumaka. Apostolic Believers of Christ International. Sabi sa Batisa, the grace of Jesus Christ be with us. Amen.